Ngayon, baka matangay na naman kayo niyan. Isipin ninyo, karamihan dyan sa mga tatakbo na yan o kakandidato na yan, may mga atraso yan sa bayan. Diba, sinasabi nga ngayon ni Vice President Lenny Robredo, eh kung gusto mo talaga patunayan na malinis ka, aba eh, ikaw ang magsimula na ilabas mo yung salin mo. Kung seryoso ka na sugpuin ang korupsyon, ha? Dapat kang magsilbing halimbawa sa pamamagitan ng paglalabas ng iyong statement of assets, liabilities, and networks. And network, ha? Bilang pagtugon sa Commission on Audit Recommendation, ha? Para linisin ang iyong administrasyon kasama na ilang mga government officials. Kasi ho eh, huwag niyong kalilimutan yan. Bukod tanging si Vice President Lenny Robredo lang ang naglabas ng kanyang salin, hindi magagawa ni Pacquiao yan. Kung talaga malinis ba kayo, labas niyo yan. Yan, sina Lacson, sina Tito Soto, labas niyo salin niyo. Eh, nagmamalinis kayo sa publiko eh. Si Yormisco, pakilabas nga ang salin mo, tatakbo ka eh, di ba? Kay tatakbo ka, kay hindi, abay napakalinis mo sa media. Di ba? Kung magtalumpati ka, napanood ko kanina eh. Para kang ministro ah. Ha? Ito kung saan madikit ito, mga kaibigan. Nung nadikit kay Mayor Lim, ginagayang pagsasalta si Mayor Lim, di ba? Pati pagmumuestra, yung showmanship, ginagaya niya eh. Nung si Erap, ganun din. Siga rin, ang dating niya, di ba? Pinaguhuli yung mga kwa, no? Yung mga driver, mga pedicab, kinakaladkad nga niya eh. Mga kaibigan eh. E ngayon, ibang anyo, ha? Nag-ibang anyo, parang pastor, ha? Mga kaibigan, siguro may mga nakakabarkada itong pastor. Ha? Kaya ganyan, mga kaibigan. Kung saan siya madikit, ganun ang kanyang kwan. Ginagay, parang hunyango, di ba? Kung saan madikit, ganun ang kulay. Oh. Ngayon, ang sabi yun ni Vice President Robredo, there are so many other ways to show you are anti-corruption. Marami anyang paraan. Para maipakita mo na ikaw ay laban sa katiwalian. The salin is just one of the many ways through which you can prove na dito mo pwedeng patunayan na ikaw ay transparent, totoong transparent at maipakita mo na hindi ka corrupt. Diba? Yan ang unang hakbang eh. Maging sa ikaw, halimbawa, media man ka o pangkaraniwang kang concerned citizen na gusto mong tumulong sa pagsugpo ng katiwalian, ang una mong gagawing hakbang, kumuha ka ng kopya ng salin. Di ba? Tingnan ko nga salin ito. Halimbawa, meron akong nakapagbigay sa akin ng impormasyon. Bakit ba yung mga, yung si Binay nun eh, naimbestigahan yan. Hindi ba may nakatuntun na sinabi kanya yung mga property sa Batangas? Di ba? Oh. Ano nangyari doon? Kumuha ng salin. Nakalagay ba sa salin yun yung property na yun sa Batangas? Di ba hindi? Ha? Oh, yan sinasabi natin, mga kaibigan. Kaya ano eh, yun ang, kwan eh, yun ang pinaka-importante sa lahat eh. Eh para hindi sila mabusisi, ipinagbawal nila. Ha? Suportado ni Digong niyo, pinagtatanggol niya nga eh, di ba? Yung pagkakakuan eh, harang ni kuan ni Martires na mailabas ang mga salin, ha, ng mga opisyal ng gobyerno. Kasi mismong si Martires hindi niya maipaliwanag eh kung bakit lumaking bigla yung kanyang yung kanyang asset eh.
Oh, ang laki ng itinas, nagdoble, mga kaibigan, sa loob lang ng isang taon. Oh, kaya karamihan ngayon sa mga tatakbo, mga kakandidato, karamihan dyan may mga tinatagong atraso. Hindi naman nila sasabihin pagkandidato nila eh. Tignan po ninyo ang aking track record mula nang ako ay pumasok sa politika. O naging senador, o nag-umpisa akong vice mayor, si Tito Soto, di ba? O naging vice mayor ako. O naging senador, di ba? Ngayon, Senate President, sipin ninyo, mga kaibigan. O, tingnan ninyo ang track record ko. Anong katunayan? Ito, statement of assets and liabilities ko. Di ba? Wala akong itinatago. O, eh kung talagang hindi naman pinagbabawal sa kanila na maglabas sila eh. Di ba? Ang ipinagbabawal ng ombudsman, makakuha ang publiko ng kopya. Hindi ipinagbabawal na ilabas, kundi yung makakuha ng kopya ang publiko. Yun ang pinagbabawalan nila. Oh, para hindi makakuha yung mga tao ng kopya, ha? Hindi mabisto kung itong mga ito ay nagnanakaw o hindi. Diyan mo makikita eh. Kaya nga sabi ni Vice President Robredo, yan ang isang paraan. Isa lang yan. Sa maraming pamamaraan, ha? Para mapatunayan mo na transparent ka, ha? At wala ka itinatago. Yun. Yun ang ibig sabihin ng transparent, yung wala kang itinatago. Yung ginagawa mo, ay nalalaman ng publiko, ha? O, pinapaalam mo lahat sa publiko yung ginagawa mo. Eh, hindi, dito eh, puro pagpapanggap ang gagawin ngayon yan. Iiwasan nila yung SALN, iiwasan din nilang ikampanya ng sarili nila, yung track record nila. Kasi pag track record, halimbawa si Isko Moreno, noong nakaraan, di ba, pinalalabas nung kanyang tutang karihan na si Chavez, ang sabi eh, si Isko pa raw ang nagpabusisi sa COA doon sa dialysis sa business, ha, na nakakakurakot sa City Hall. Isipin ninyo yan. Eh, sinulat ko na yan 2014 at 2015 eh. Oh, magkahiwalay eh. Kinu-question natin yan at pinaiimbestigahan natin nga sa COA eh. Nakalagay sa column ko yan eh. Mga kaibigan, o ano lumabas ngayon? Hindi ba? Anomalous? Oh, ba't ngayon lang? Oh, eh tapos sasabihin, pinaiimbestigahan ni Isko. Hindi, ipaliwanag ni Isko. Bakit niya paiimbestigahan gayong nung ilarga yung project na yan, vice mayor siya ni ERAP, unang term nila ni ERAP. Di ba? Oh, nakaisang term lang naman sila ni ERAP eh. Mga kaibigan eh, at nag-away na eh, di ba? Oh, ipaliwanag mo yan, di ba? Oh, eh, sabi nga sa inyo eh, nung makipagkontrata yan eh, ang pagbabasihan ni eh, orange card, naglabas si ERAP ng orange card, ginaya yun sa Makati. Eh samantalang kilim, anong card? Basta taga Maynila ka, ha? Hindi mo na kailangan ng card na orange pa. Oh, sabihin mo lang, taga Maynila ka, kung taga saan ka. Oh, hingan ka ng ID, kahit anong ID magpapatunay, barangay. Oh, di ba? Natagarong ka sa lugar na yun. Eh, pwede ka nang i-admit eh. Mga kaibigan eh. Oh, at pwede ka nang gamutin sa ospital. Kahit sa ang ospital sa Maynila, hindi ko mo ibang district, hindi ka na pwede. Pwede ka pa rin. Eh, ba't kailangan may card? Alam nyo, kasabay nung card na yun, inaprubahan ng City Council mahigit 150 milyong piso na pondo. Oh, para daw sa idadagdag sa pagpapagamot. Eh si Mayor Lim hindi nagtaas ng buwis, sila nagtaas ng buwis eh. Pero paanong napatakbo ni Mayor Lim ng libre ospital nang hindi siya nagtaas ng buwis? Oh, eh doon nga kinatay nila. Pinagkapirahan na
yung lungsod ng Maynila, ha, nagkapera pa doon sa, kasi yung pagpapagamot, sinusustain na yun eh. Sa dati ng budget eh. Oh, nang hindi na kailangan yung additional eh. Gumawa sila ng additional. Paliwanag nyo yan. Diba? Eh, paano mong pa-imbestigay? Kasali ka ron. Diba? Yan ang malaking katanungan, mga kaibigan. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Pantay, walang... Ito po si Percy Lapid. Ang pag-ibig ay tunay. Maraming salamat at magandang yumaga! Manny Pacquiao! Kaibigan, nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, akito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang kaibigan, ang bawat kaibigan na